Ang mga estatwa ay isang malikhaing gawa ng mga iskultor. Ito ay isa sa mga paraan upang parangalan ang mga katangi-tanging gawa ng mga importanteng tao o hayop. Ito ay dinisenyo upang i-display na siya namang pinahahalagahan ng mga tao. Sa madaling salita, mga parikoy, ito ay karaniwang matatagpuan sa kalupaan. Pero niminsan ba, mga parikoy, sumagi na ba sa inyong mga isipan kung may mga estatwa ba na nakatayo sa ilalim ng tubig? Ang sagot ay oo. Kaya tumutukan na at sabay-sabay nating tunghayan ang 10 misteryosong estatwa sa ilalim ng tubig. Pero bago tayo mag-umpisa, ay tingnan muna natin ang parikoy top 5 comments sa ating nakalipas na videos. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, mga parikoy. Umpisahan na natin. Jong GTV, subscribe. Number 10, Christ of the Abyss. Ang Christ of the Abyss ay isang tanso na kawangis ni Jesucristo na ginawa ni Guido Galletti. Inilagay ito sa ilalim ng dagat ng Mediteraneo bilang isang karangalan kay Dario Gonsat, ang unang Italiano na gumamit ng scuba diving gear. Ito ay matatagpuan sa lalim na 17 metro. Binuo na ito ng mga iskultor bago ito itubog sa tubig noong buwan ng Agosto taong 1954. Sa kasagsagan ng malalakas na alon ay matagumpay naman itong naitubog. Ito ay inilagay malapit sa lugar kung saan namatay ang unang Italiano na si Dario Gonsati, nakauna-unahang gumamit ng scuba diving gear noong taong 1947. Ito ay naglalarawan ng imahe ni Kristo na nakatingala at nakadipa. Ang mga kamay nito na nakadipa ay sumisimbolo sa kapayapaan. Taong 2003 ay iniahon muli sa tubig ang estatwa na ito dahil sa mga nasira at naaagnas na parte nito. Pinaniniwalaan ng ilan na kaya natanggal ang isang kamay ng estatwa ay dahil sa angkla ng isang barko. Inirepair ito at ibinalik sa tubig taong 2004 at matatagpuan pa rin doon magpasa hanggang ngayon. Number 9, Amphitrite. Sa Greek mythology, si Amphitrite ang asawa ni Poseidon. Siya ay tinuturing din na reyna ng karagatan at ang panginoon ng mga seal at dolphins. Itong estatwa ni Amphitrite ay matatagpuan sa karagatan ng Grand Cayman Island sa bansang Jamaica. Ito ay inukit ni Simon Morris at matatagpuan sa lalim na 50 feet. Ang estatwa na ito ay may laki na 9 feet at tumitimbang ng 600 pounds na purong tanso. Ito ay pangkaraniwang dinadayo ng mga kilala at sikat na divers sa buong mundo. Number 8, The Sunken Statues of Bayayay. Ang syudad ng Bayayay ay matatagpuan sa Roma sa baybay ng Golfo ng Naples. Ito ay isang tanyag na syudad noon sa Italia na kung saan ito ay kilala sa mga resort ng mayayaman na tao. Mga kilala at mga tanyag na tao ang naninirahan dito noong unang panahon. Kilala ito noon dahil sa magagarang mga bahay na nandito na ipinatayo ng isang Italian superior noong panahong 100 BC hanggang 500 AD. Sinasabi rin na ang lugar na ito noon ay puno ng katiwalian at puno ng mga gawaing ilegal. Ang makasaysayang figure tulad ni Julius Caesar ay mayroong magarang villa sa lungsod na ito at maraming bayan ang naging pag-aari ni Augustus sa lugar na ito. Ngunit sa kasamang paladay ang syudad na ito ay lumubog sa ilalim ng tubig dahil sa aktibidad ng bulkan. Kaya naman matapos itong lumubog, ang ilang mga gusali ay nananatiling buo ay pinreserve ng gobyerno ng Italia at ito ay ginawang isang archaeological park. Number 7, Jason Voorhees. Kung ikaw ay nakakapanood ng pelikulang Friday the 13th, masasabi ko na marahil ay kilala mo siya. Noong May taong 2018, si Zachary Nagu, isang scuba diver, ay inilagay ang estatwa ni Jason Voorhees sa kalagitnaan ng Arizona Lake upang i-celebrate at magbigay pugay sa karakter na ito. Ngunit hindi lamang itong estatwa ni Jason Voorhees ang nakakabighani dito sa lawa ng Arizona. May mga estatwa rin ng skeleton na nakaupo sa mga lamesa habang naglalaro ng poker at mga waterproof cards, isang Christmas tree at mayroon pang Volkswagen sa gitna ng lawa. Number 6, Mystery Moai. Ang mga misteryosong Moai ay nakapaligid sa Easter Island na kilala rin bilang Rapa Nui.
Higit sa 2,000 milya mula sa baybayin ng Chile, ang nakahiwalay na isla na ito ay unang natagpuan ng mga explorer ng Polynesian sa pagitan ng 700 to 1,100 BC. Kilala ito sa napakalaking larawang inukit na bato na tulad ng tao na tinatawag na moai. Nabighan niya ang mga historiador at manlalakbay dahil sa mga moai, tulad na lamang ni Captain James Cook. Ngunit ang layunin kung bakit binuo at kung paano sila inukit at dinala sa paligid ng isla ay hindi pa rin alam hanggang sa ngayon. Ang average na moai ay tumatayong halos 13 feet o 4 na metro ang taas at may timbang na may 13 tonelada. Sila ay inukit mula sa isang quarry sa gitna ng isla at pagkatapos ay karamihan ay inilipat sa baybayin at inilagay sa ahu na ibig sabihin ay magagandang pwesto sa isla. Ngunit alam niyo ba, mga parekoy, na may isang estatwa ng moai na nasa ilalim ng tubig doon? Sa paligid lamang din ng Easter Island, ngunit napag-alaman na ito isang peking moai at hindi authentic. Ito ay ginawa nito lamang at inilagay sa hindi kalaliman ng isang diving company upang makaakit ng mga diver sa paligid ng nasabing isla. Bukod dito, ang katubigan ng Easter Island ay kilala sa pagkakaroon ng malinaw na tubig na naglalaro sa 23 to 18 degrees Celsius na siyang katamtaman para sa mga divers. Number 5, Rianche Bronces. Noong 1972, isang amateur Italian diver na si Stefano Mariottini ang nakadiskubre sa estatwang si Rianche Bronces. Noong una ay inakala niyang bangkay ito ng isang tao na nakahandusay sa ilalim ng karagatan. Kaya naman walang atubili na tumawag siya ng rescue at sabay-sabay na sumisid ang mga rescue divers upang maiahon ng estatwa. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na ito ay isa lamang estatwa. Kaya naman, pagkaahon ay laking gulat na lamang nila nang mapagtanto na ito ay isang estatwa. At napag-alaman na isang Greek bronzes mula pa noong 15 BCE at may tanda na ang estatwang ito ay humigit kumulang 2,000 taon. Inayos at nirepair ang estatwa at matatagpuan na ngayon sa Museo ng Calabria. Number 4, Colossal Parao. Noong 1999, isang French maritime archaeologist diver ang sumisid sa baybay ng Ehipto. Ang mababang visibility sa ilalim ng tubig sa panahon ng kanyang pagsisid ang naging resulta sa pagdiskubre niya sa mga lumubog na syudad ng Canopus at Tonis Heraklion. Ang dalawang sinaunang syudad na ito sa Egypt ay binuo sa isang wetlands o tubig na tinabunan lamang ng lupa. Kaya naman ito ay hindi konkreto at matibay, kaya may banta ng kasiraan sa mga natural disaster tulad na lamang ng bagyo at mga paglindol. Kaya naman hindi nagtagal at katulad ng inaasahan, ito'y lumubog sa karagatan ng Mediterranean. Kaya naman dahil sa pagdiskubre nito, madaming mga divers ang sumubok na sumisid sa lugar na ito at nadiskubre ang estatwa ng Colossal Parao na siyang pinaniniwala na nakasama sa paglubog ng sinaunang mga syudad na ito. Number 3, Destroyed Mayan Town. Marahil ito ay hindi isang estatwa, ngunit isa pa ding malagang estruktura. Isang Mayan pyramid ang natagpuan ng mga scuba divers nang naglakbay sa mapanganib at napakalalim na volcanic lake ng Guatemala na matatagpuan sa Central America. Ang nasirang bayan ng Mayan ay nadiskubre noong 1990s ng mga recreational diver na si Roberto Simoya na ipinangalan naman sa kanyang sarili ang isang banda ng lugar na yun. Umabot ang mga archaeologists ng 12 taon upang mabuo ang mapa ng bayan na ito sa ilalim ng lawa. At nang matapos mabuhay na pagtanto na ito'y gumuho sa ilalim ng tubig dahil sa isang volcanic eruption. Number 2, Jason de Caires Taylor. Hindi makukumpleto ang ating listahan kung hindi ito mapapasama ang kinikilala sa tawag na King of Underwater Sculpture, isang eskultor na kilala sa kanyang mga obra sa ilalim ng tubig. Ang British sculptor na si Jason de Caires Taylor na kilala sa pag-uukit ng mga creepy at misteryosong estatwa at inilalagay niya ito sa ilalim ng tubig na kung saan mga lehitimong divers lamang makakakita ng mga estatwa na kanyang ginagawa ay parang mula sa isang nakakatakot na palabas na makikita sa mga marine museums saan mang panig ng mundo. Isa sa mga hindi makakalimutan at sikat na sikat niyang obra ay matatagpuan sa Molinier Underwater Park sa coast of Grenada. Sinasabi ng mga ilang divers na nakasisid na dito ay may halin tulad daw ito sa isang haunted house. Kaya kung tawagin nila ito ay underwater haunted house na mayroong humigit kumulang 70 mga estatwa na kalubog sa baybayin na ito ng Grenada.
Ito hinilagay noong 2006 at sa pagtagal ng panahon, ang iba'y binalot na ng lumot kaya naman mas nagmumukha itong nakakatakot. Number 1. The Lost God. Noong 2013, isang diver ang sumisid sa baybayin ng Gaza na matatagpuan sa Egypt ay inakalang nakakita siya ng bangkay. Sinabi rin niya na siya ay natakot noong una. Kaya naman sinuot niya ang kanyang goggles upang makita ito ng mabuti. Kaya naman agad daw siyang umahon para makahingi ng tulong sa mga kinauukulan. Kaya naman napagtanto niya ng kanyang makita ay mas nakakagulat pa kaysa sa isang bangkay. Nakadiskubre kasi siya ng 2,500 years old human-sized na estatwa na kilala sa ancient Greek god na si Apollo. Kaya naman dahil siya ay nakakita na ng isang treasure ay itinago niya ito. Di nagtagal ay naisipan niyang isapubliko ito upang mabenta. Di nagtagal ito ay nabili na din sa black market. At ito nga mga pare ko, ang 10 misteryosong estatwa na natagpuan sa ilalim ng tubig. Ano ang masasabi mo tungkol dito? I-comment mo na pare ko ang iyong opinion sa ating comment section down below. Patuloy na suportahan ng Jan DTV sa pamamagitan lamang ng pag-like, share, and subscribe sa ating mga videos. Huwag niyo rin kalimutang suportahan at i-like ang ating official Facebook page. I-search niyo lamang ang Jan DTV. Hanggang dito na lamang ang video natin ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyong pagtutok mga pare ko. Again, this is Jan DTV signing out.